Madalas nating naririnig na true friends can be measured on the tough times. Walang taong walang naging problema sa kanilang mga kaibigan. Normal lang yan sa magkakaibigan. Dahil may mga tinatawag tayong indifferences. And you know what? In conflicts, that is where our friendship grows. The bond, the respect, get stronger if we resolve things privately. And of course, with an open heart and humility. Kung maiintindihan lang ito ng magkakaibigan, siguro maraming friendships or relationships ang masisim. We have to give allowances for the mistakes. We need to grow at dadating ang panahon na you have to trust your friend. At magmamature din kayo pareho. Hindi pwedeng palagi kayong masaya. May pagsubok din ang pagkakaibigan. Kaya malalaman mo na tunay siyang kaibigan kapag kasama mo sa ginhawa at lalong-lalo na pag nakakasama mo siya sa hirap. At ang isa pa, kapag mas maraming nakakaalam ng inyong problema, mas maraming nakikialam. You know what guys? Any form of relationships, whether family, friends, or romantic ones, kapag madami involved sa issue, mas matagal maaayos. Bakit? Dahil sa indifferences. That's why it's very important to settle this kind of issues privately. Sa ganitong paraan, you are also protecting the other person. Tandaan natin na it's protecting, not tolerating it. Alam nyo lahat ng taong galit or nasasaktan. They are vulnerable at kahit papano, let's admit it. That's why as a friend or a partner, it's best to settle the issue privately. That shows ultimate respect. Tulad nga ng madalas ko sinasabi, solve it, don't pose it. After all, you are also a reflection of your friend. Sa totoo lang, marami ka makikilala sa mundo na hindi mo kaugali. Kahit gaano ka pa kabait, no matter how much effort you exert, no matter how pure your intention will be, hindi lahat ng tao kaugali mo or masusuklian ang kabutihan mo. You know what? There is still people out there that can reciprocate. You just need to be patient and never lose hope. At bago ka mag-expect na dapat maging perpekto yung kaibigan mo, isipin mo muna kung naging perpekto ka bang kaibigan sa kanya. Change doesn't have to start from the person around you. You have to start the change within you. Alam mo masakit man marinig, but honestly, we attract who we are. Who are you when no one is looking? You wanted to be authentic? Simulan mo sa sarili mo. You wanted to be respected? Simulan mo sa sarili mo. You wanted to be listened?
and be heard, simulan mo sa sarili mo. Because you can't actually expect other people to do that for you. You need to do that to yourself. Lokohin mo na ang lahat, wag lang ang sarili mo. Because my friends, I think that is the biggest form of betrayal. Gusto ko lang po sabihin na dapat medyo mataas ang standard mo pag tinawag mo ang isang tao na kaibigan. Because you have to differentiate when you call someone a friend versus an acquaintance. And I think each every one of us should have a very high standard when we call someone a friend. A friend is basically there that wants you to win. A friend that will never betray you. A friend that will never basically put you on things na ikapapahamak mo. Kahit na may pagkakataon na nagkakamali ka. Alam kong mahirap, kaya nga diba, hindi lahat ng taong kakilala mo at nakapalibot sa'yo, dapat mong tawaging kaibigan. Dapat mataas ang standard mo ng kaibigan. Because for me, I have a lot of acquaintances. But very, very few friends. And I hope you have a high standards when you call someone friend. And also remember, a true friend knows where to point the gun, but will never pull the trigger.